headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, ano atin dyan doon? Nako, Angela, Papsy. Binabalita mo kanina, Paps, hindi yan ang unang pagkakataon na nasangkot sa ganyong kontrobersya ang isang ad campaign ng Department of Tourism. Rewind tayo, Nobyembre 2010. Isang linggo lang matapos, pinakilala ang slogan na Pilipinas kay ganda. Naglabas sa mga netizens na may puna. Ang logo raw nito ay kinopya sa Poland. Mula font hanggang kulay, pati na rin yung paglagay ng puno sa letrang L at ang mga umaalon-alon na linya sa baba. Nahiya pa, hindi pa nilagay yung bundok eh, no? 2012 naman nagsimula yung It's More Fun in the Philippines. Pero nung 2017 naman, maraming naantig sa ad na ito ng DOT. Sa ilalim ng pinagpatuloy na kampanyang It's More Fun, pinakita dito ang isang matandang Hapon na turista ng manghang-mangha sa mga terraces ng Banawe at sand dunes ng Pauay. Pero sa dulo ng video, malalamang bulag pala ang matanda. Marami pumalakpak at naantig talaga dahil pinakita raw na to na ang ganda ng Pilipinas ay hindi lang basta nakikita kundi tunay na nadarama kahit ang mga taong hindi naggamit ang mga mata. Okay na sana eh, hanggang ilang netizens ang basag trip nagsumbong na kopyang kopya daw ito sa isang tourism ad ng South Africa. Pepepepep, may video yan. Ngayon, halos wala namang bago at original sa mundo natin ngayon. At hindi naman illegal yung ginawa ng ahensyang napili ng DOT. Kailan lang. Pero ang paggamit ng ad agency ng mga stock footage na kuha sa ibang bansa para palabasin na magandang tanawin raw sa Pilipinas ay hindi lang basta kakihiyan, kundi simpleng panlilin lang o kaya ay simpleng katamaran. Pwede rin katangahan. Ano kala nila? Walang madidiskubre sa panahong social media. At yan ang headlines on history ngayon. May replay ang tadhana. El Bilog ang balita. Happy Monday, Papsy at Angela. Maraming salamat sa iyo, Lourdes. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.